Okay, good morning. Welcome again to Hydromedia. So, update sa ating mga lettuce. So, itong mga lettuce natin is for harvest na siya today. So, itong mga to is total ng 38 days. So, pwede na natin siyang i-harvest kahit medyo nagka-problema tayo ng konti sa ating nutrient solution. So, may mga ilang dahon, di naman lahat apektuhan, pero may mga ilang dahon tayo na nabulok. Tapos medyo maliliit siya. Dahil nga nagbukas tayo ng sumubra yung pagbubukas natin ng ating nutrient solution. Pero, kung mapapansin natin dito sa kabila, okay, wala tayong nakitang mga nabulok na dahon, pati yung kulay niya is okay naman siya. So, magaganda yung kanyang tubo. Total of 38 days indoor. Full-grown indoor lettuce. Varieties po nito is Estrosa. So, pwede na rin ito i-harvest. Ayan, sample tayo ng ating Estrosa. Ayan, magaganda yung mga dahon niya. Pati ugat niya is puting-puti at mahaba. So, ayan, i-harvest na natin to. Tapos, papalitan na natin siya ng panibagong batch. Ito yung mga ipapalit natin ditong batch. So, nasa hardening. Nag-hardening tayo para hindi maputol yung batch ng ating lettuce para pag-harvest natin dito sa mga to, nasa setup natin ngayon, pwede na natin sila agad palitan ng panibagong batch na lettuce. So, ilan ba to? Kailan ba to tinanim. So, nawala na yung yung label niya or yung tagging niya. Pero, etong lettuce na to, na ipapalit natin, nasa more than 10 days na siya. Etong varieties na lettuce na ipapalit natin is green ice lettuce naman. Kasi yung ina-harvest natin ngayon is Estrosa. So, ito naman yung mga sumobra nung nakaraang batch. So, sobra yan. Junction. Sobra yan nung wala na tayong mapaglagyan. So, late na to para itanim pa natin. So, pwede na rin naman siyang magamit for salad. Yan. Hanggang sa ilalim, meron yan. Yan yung mga sobra nung nakaraang batch na wala na tayong mapaglagyan.